Wow! Hi! 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 Lumaki na yung ating mga maliliit na pine tree. Hindi talaga ako nagtatanim dito or naglalagay ng kung ano. Gawa ng malapad siya. Pwede kasi kami ditong tumambal. Tapos dito din kami nagsiset ng aming mga ano, barbecue. Family bonding ba? So, hinahayaan ko lang siyang ganyan. Nagdidilig na yung aking hardinero, oh. Kahit walang tubig. Galit siya. Mama, no. Pag bumibili ng mga halaman dito sa Japan, is hindi nila kadalasan nilalagay sa plastic. Ang lagayan nila is yung gantong karton. Yan siya. Namili tayo ng mga garden ornaments and mga halaman again para sa ating garden or sa ating mini garden. So ngayon, isipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili natin and kung saang parte ko siya ng bahay, ng bakuran or ng ating garden ilalagay. Pasensya na kayo guys, medyo maingay lang dahil nandito na ako sa labas and maraming mga batang naglalaro. So guys, kung gusto nyo mapanood or malaman kung ano yung mga pinamili natin, is manoodin niyo siya hanggang sa pinakahuli. Oh, say hi! Say hi to the vlogs! Okay. Very good. Tapos, ano kayo? Mas nauna pang napagod yung alaga ko. Nagmerenda na. Ay, nakaki. Ayan pa siya for now. Ganyan yung magiging itsura niya. Peace! Tawag siya. Peace! Iniisip ko kung lalagyan ko ba dito ng sampayan or hanging plants. Kakulit! Sino makulit? Oishi? Oishi? Show them your dog. Where's your new toy? Your new toy. So, show them. No. So, bird. Ayun daw yung bird. Bird. Let's go na ayusin na natin. Tingnan nyo. Diyan ko nilagay yung puting rabbit. Yes? Dito naman tayo guys. Dun sa may sabi ko sa inyong gilid. Yung lalagyan ko ng mga paano ba? Mamumungang mga halaman. So, ito yung siya. Ito yung dati kong... Uy, mababasa. Oh my goodness, anak. Ito yung dating mga halaman. Kung tingnan nyo naman, patay na talaga siya. Is ito is bubungkalin mo na lang, tapos papalitan mo na lang siya nung panibago mong itatanim. And dadagdagan ko siya ng lupa. Oh, no, anak. Dirty yan. Oops. Yan siya. Isang buo siyang herrera dito naman sa gilid ng bahay. 1, 2, 3. Apat siya na. Apat pala to. So, pwede pa ako magdagdag niya isa pang... Bird. Bird. Isa pang... Tawag nito namumunga. So, ano kaya? Siguro talong. Yan siya, mahaba siya. Actually, marami pa pwede ilagay dito sa gilid kasi mahaba siya and malaki. Kaya lang, hindi ko din masyadong, or hindi ako bibili na masyadong marami kasi gusto ko yung nabibili ko or lalagay ko dito sa bahay is yung kaya ko lang alagaan. So, ayan siya. Tapos, pag sakaling pa summer na talaga, turaisu or pansamantala si Aki. Dito ko muna siya ilalagay, pero pag summer na talaga, yung hindi na talaga makakaramdam ng lamig is dito ko naman siya ilalagay. Dito ko talaga siya nilalagay. Mas prefer ko na ilagay kasi dito sumisikat yung araw. So, maaarawan din sila, diba? Ayan siya. Aki-kun! Oh, what's that? What's that? No, that's not a duck. It's a bird. Bird. So, yan, meron pa tayong mga pending na ano, guys. So, pending na ano to? Lupa. Ew. Tapos ayan ay dahil umulan, nalagyan yung timba ko ng ayan yung mga nakolek ko dati na puting bato. Which is good na ulanan siya para malinis kasi yung iba is nadumihan yan yung parang naglupa-lupa. So, let's go anak. Yan, meron na rin ako ditong mga nakaabang na ito. Yung kapag pang alalay sa halaman. So mag-start ako guys sa dati ko pang napamili. Hindi ko kasi ito nakapakita nung nakaraan na vlog ko. Nung inayos kong ito aking mini garden sa front door namin. So yung pinakalas na binili ko kasi dito is yung sinasabi ko sa inyong dog. Hindi ko kasi siya binili agad kasi medyo namamahalan ako sa kanya. At the same time is hindi pa fix sa isip ko kung saan ko siya ilalagay dito sa bakuran. Pero gustong gusto ko siya. So ito siya. Malaking size siya ng dog tapos isang buo siya.
malaki yung size niya. Tapos yes. Tapos tong breed na to is pug. So dog. What's this? Dog. Dog. Tapos may kasama siyang tali and parang bone. Parang accessories niya. So. Nakalagay dito is dog ornament with, wait ma anak. With door stopper. Ah, door stopper din pala siya. Ah, ito yung stopper. Mama. So. Hindi pala siya bone stopper, wow. Din pala siya. Wow. Okay, put it back na natin. Oh, don't touch the dog. Bye-bye. So, ayan siya. Okay. Dito ko lang siya sa tapat ng ating front door nilagay para merong may design lang din. And para siyang nagsiserve sa akin, parang bantay, parang ganun. Dahil hindi pa ako pwede mag-alaga ng aso, diba? Another na binili natin is hindi ko na buhatin. Ayan. Bumili ako ng dalawang sako ng lupa. Kasi kapag ganito is magdadagdag ako ng ilang sa mga halaman, so kakailanganin ko ng lupa. Yung mga binibenta kasi ng halaman dito is hindi siya marami yung lupa na nakalagay. For example, ito. Ganito lang yung paso niya and ito lang yung nakalagay na soil or lupa. So ikaw na yung magdadagdag ng lupa kung gusto mo mas lumaki yung halaman mo or gusto mo mas maging mataba siya. So ayan siya. Ayan siya. So mag-start tayo dito na lang sa pinaka ito pala. Kanina pa ako mag-start. Nag-start na pala ako. Ito, itong halaman na to. Hindi ako familiar sa name ng halaman na to. Aki-kun! Hindi ako masyadong familiar sa name ng halaman na to. Pero matagal ko na itong inaay yung gantong klase ng halaman. Kasi pwede siya sa winter and sa pag-summer. Kaya ako sinabing pwede pag winter and summer. Kasi diba nag-winter dito. So pag lumalamig, yung ibang mga halaman is hindi nila kinakaya. So namamatay sila. Medyo na-stress ako para sa kanila or nalulungkot ako pagka gano'n na nakikita ko na mamatay yung halaman. Kaya mas prefer ko na yung mga gantong all year round na halaman yung ilalagay ko. Lalo na dito sa ating outdoor gawa ng, syempre, di talaga maiwasan na hindi sila mainit o malamigan dito sa labas. So, ayan siya. And itong klase na to, parang siyang bonsai style or parang hindi na siya lalaki ng sobrang malaki. And yung shape niya is parang shape siya. Yan siya. Tapos, may kasama na rin siyang soil. And may kasama na rin siyang pot na. Pero hindi naman siya parang plastic pot lang pinaglalagyan ng soil. And ito is medyo pricey lang siya. Pricey na kido. Pricey siya pero parang kumbaga is okay na rin sa akin. Kasi nga is hindi naman siya mamamatay pag winter. Unlike nung bibila ko ng mga mumurahin. Pero pagdating ng winter is namamatay sila. So ito is all year round nga siya. And nabili ko lang siya ng 1,580 yen. So 1,580 yen. So more or less mga 700 pesos sa peso. Hindi pa kasi ako nakabili ng halaman sa Pilipinas kaya hindi ko alam kung mahal ba siya or mura. Kasi diba yung mga halaman sa Pilipinas is mostly is mga parang hinihingi mo lang siya sa kapitbahay, yung ganun. So si akin naririnig nakipaglaro siya sa kapitbahay. Oh, so tatlo yung binili ko. Ito din yung pangalawang binili ko. Ganun din yung type ng halaman niya. Round shape din siya and bonsai style din siya. So ayan siya. Binili ko siya from Kind. Home center yun dito sa amin. So ayan siya. Tapos, itong isa is naiiba. Itong isa is medyo naka-discount ako kasi parang hindi na ganun kaganda yung mga dahon niya. So, sinale nila ng 59% off. So, instead of... No shouting! Na pala sa akin. Instead of 1,580 yen, is nabili ko na lang siya for 798 yen. So... Tap, yan, 798 yan. Medyo mabigat siya. Hindi ko siya sa inyo masyadong pakita. Magpakita ako nung pinaka-ganto, yung mag-alang. Ganyan yung itsura niya. Ganyan siya. Maganda siya, lalo na pag medyo lumaki siya kasi hindi siya masyadong kakain ng space gawa ng parang yung kanyang paglaki. Hindi ko lang din alam kung pag lumaki siya is round pa rin siya or ititrim ko na siya ng sarili ko. Another na binili ko is ito. Pag bumibili ng mga halaman dito sa Japan is hindi nila kadalasan nilalagay sa plastic. Ang lagayan nila is yung gantong karton. Ganyan siya. Tapos, so ayan, marami akong apat na ganyan. Pinagsama-sama ko na lang siya sa isa. So, itong mga halaman naman na to is, hindi siya halaman. Gulay siya, gulay. So, bumili ako ng pang piman or bell pepper. Tagdadalawa yung binili ko. Hindi na ako bumili ng pinaka-pot. Gawa ng meron akong pot dun sa likod. So, ayan siya. For now is, ganito pa lang yung sizes niya. Pero pag nilipat mo na to sa mas malaking lagayan and mas maraming lupa is, mas lalaki na siya. So, ayan, dalawang piman. And tomato and siya tomatoes and bumili din ako ng dalawang curry or curry or cucumber. Yan siya. So bali all in all is 6 na halaman lang siya
pero three different kinds siya ng hindi pala halaman, plants. Ah, hindi pala halaman. Gulay. So mamumunga siya, tomato, pipino, and piman. Ayun lang yung mostly na binibili ko kasi ayun lang yung ginagamit ko sa kitchen, ginagamit ko sa pagluluto. So, and siya. Bumili din ako ng another ornaments. Pinagtitinginan ako ng mga batang kalaro ni Aki. So, binili ko isang ornaments is ito. Itong ano siya, chick. Ayan siya, chick siya. Kasi diba maliit, hindi siya chicken. So, ayan siya. This one is for 798 yen lang siya. Ito is mga outdoor ornaments siya, kaya okay na okay sa akin. Hindi ko pa alam kung saan siya ilalagay dito sa parte ng ating mini garden. Yung ating mini garden pala guys is ano siya, three different places. Three different places. Meron kasi dito, meron doon, and meron sa gilid. So iniba-iba ko siya. For example, dito sa front door is more on mga flowery siya na mumalaklak. At the same time is madedesignan ko siya ng mga dogs and ganun. Tapos dito naman sa front is lagyan ko siya ng mga pang-permanente ng halaman para kahit mag-winter. And yung sa likod na part is yun nga yung aking mga namumulaklak or mga nagbubunga na halaman. Which is ito nga kaninang pinakita ko sa inyong tomato. Yan. Another na binili ko is, wala siyang nakasulat na pangalan, pero ito is duck ornament din siya. Dalawa naman siyang malalaking ducks. Kasi ng color ng chicks kanina. And ito is mas mahal siya compared dun sa kaninang tatlo kasi maliliit. This one is for 980 yen. From Kinds din siya guys. Sa mga nandito sa Japan is kilalang kilala yan yung Kinds. Ayan siya. Another is bumili ako from Daiso. Syempre hindi mawawala si Daiso kasi mura yung mga bilihin kay Daiso or makikita naman talaga natin mas cheaper yung kanilang mga binibenta. So kapag bumili ka kay Daiso is as is pa rin na naka-plastic or kung gusto mag-plastic and jibunde or sarili mo kung ibabalot mo siya ng paper. Pinabalot siya ng paper kasi di ba babasagin siya. So mag-start tayo dito sa isa. So, itong nabili ko is squirrel siya. Yan siya. Nakalagay is from Daiso. Tapos, for 330 yan siya. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, medyo mas cheaper si Daiso compare sa ibang mga home store or mga store dito sa Japan. Kaya katulad ng sinabi ko, so this one is 330 yan. Kasama na yung tax. Compare mo dito sa gantong duck na halos same lang yung size niya. Na ito is 1,000 yan almost. Na ito is 330 lang. So, almost half yung price sa Daiso na less cheaper. So, ayan siya. Ito is squirrel na nakaupo. Nakaganon siya. Ayan, cute lang siya. Aki! And another is ito naman, rabbit. Hindi ko pa nabubuksan pero alam ko na. Kasi syempre, ikaw bumili, di ba? So, ito is rabbit naman na white. Ayan siya. Na nakatayo din siya and nakataas yung kanyang ear. Ears, yan. Tapos, this one is for 300 yen. Napansin ko, garden ornament. Napansin ko lang din yung Daiso ngayon, kasama na sa kanilang price tag yung kanilang tax. Kasi dati 300 lang, ngayon nakalagay is 330 yen. And yung tax ni Daiso is 10% ha, medyo pricey. Kasi ang tax na dito is 8% sa kanya 10. So, alam mo na guys, yung mga pwestuhan nila, ayan, dito ko siya ilalagay dito sa may white na bato. Tapos paligiran ko siya ng mga gantong-gantong bato. Pero, hindi pa yan fix. Tinitingnan ko pa lang. Tapos, ayan na yung ornaments, diba? Cute lang siya tingnan. Yung tatlo sila. Ligpitin na siguro natin guys itong mga ganito, yung mga karton. Hindi ko na siya magagamit kasi ito is lagayin lang naman talaga. Pasok ko na lang siya dito sa may plastic na lagayan. May campaign pala ngayon si Daiso. Meron na naman silang seal campaign. Na every time na bibili ka sa kanila is makakakuha ka ng seal. Ayan. Tapos itong seal na to is pwede mo siyang punuin or pag ginamit mo tong sina to may bibigay din na sticker or ayun yung pupunuin mo para maka-avail ka ng ewan ko kung libre ba or makaka-discount ka sa mga promo nilang mga teddy bear mga ganun gamit sa bahay. So anak, kiss mo na si mama. Kiss mama. Love you. So yan siya guys, tatapusin ko muna yung pagdidilig ko and pag-aayos ko nung sa ilan sa mga halaman. And dito ko na end yung ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo para sa vlog na to. And yung mga nag-aayos ng kanilang mga garden dyan. Sana is napulutan nyo to ng aral or ng idea kung saan kayo bibili ng mga garden ornaments. Kung gusto nyo din mag-design ng inyong bakuran or kung gusto nyo bumili ng mga namumulaklak na halaman or yung mga namumungang mga halaman ngayong pa-summer dito sa Japan. So that's it guys. Kung nagustuhan nyo to, please don't forget to hit the like button para ipakita ang inyong suporta and mag-comment down below na rin kayo. Dasta? Kung ano pa yung mga gusto nyo makita or opinion nyo para sa vlog na to and i-share nyo rin sa inyong social media account and sa inyong mga kaibigan. So maraming salamat guys and see you on our next one. Bye! Arigato! Say arigato, Dodem!
Arigato. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.